So, dito po ulit, nandito po ulit tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Napakarami na po na tinuro sa atin patungkol po kung paano natin makuha yung mga prayers natin. Ngayon po, itutuloy lang din po ulit natin pag-aralan tong mga bagay na to. Kasi nakaka-excite po na malaman, mapag-aralan kung paano po natin makukuha yung mga prayers po natin. Amen po. Kasi naniniwala po ako, lahat tayo, marami tayong panalangin, marami tayong gusto na makuha sa buhay o makamit. Amen po. So before po ako mag-start, meron lang po akong gustong itanong sa inyo. Para sa inyo po, ano po ang pinakamabilis na bagay dito sa mundo? Meron po akong nabasa, may magkakaibigan po na nagbigay sila ng mga opinion. Sa isang kaibigan po na to, dito po sa isang tao, ang para sa kanya, ang pinakamabilis na bagay dito sa mundo para sa kanya ay yung kidlat. Para sa kanya, kasi sabi niya, mabilis yung kidlat, yung speed ng light na yan, mabilis. Hindi po ako ganun kasigurado kung gaano kabilis yung speed nung kidlat po eh. Ngayon, sabi naman po nung isa, para sa kanya, ang pinakamabilis na bagay dito sa mundo ay yung bala nung baril. Mabilis po yun, yung bala po nung baril para sa kanya. Ngayon po, yung isa naman, sabi niya, para sa akin, ang pinakamabilis na bagay dito sa mundo ay yung kuryente. Kasi mabilis din po yung pagdaloy ng kuryente, di ba po? Pero meron po sila isang kaibigan, sumagot po, sabi niya, para sa akin, alam niyo, ang pinakamabilis na bagay dito sa mundo, para sa akin lang naman, sabi niya, ay yung prayer. Nagtanong-tanong itong mga kaibigan niya, bakit naman yung prayer? Ang sabi po niya, kasi hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos, nakarating na sa Diyos kung ano yung gusto mo. Amen po. Kasi wala naman po tayong maitatago sa Panginoon. Alam ng Diyos yung bawat kagustuhan ng puso po natin. Amen po. So, ayan po, makipagbukasan po kayo sa akin sa Matthew chapter 7 po. Sa Matthew chapter 7. Sa verse 7, simulan ko pong basahin. Sa verse 7. Ang sabi niya po dito, Matthew chapter 7, verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Dito po sinabi sa atin sa verse na to, yung bawat humihingi, binibigyan. Yung bawat humahanap, makakatagpo. Yung bawat kumakatok, sabi niya po dito, ay pinagbubuksan. Alam niyo po, minsan ang problema lang po sa ating mga tao, ang problema po sa atin is yung consistency po natin. Minsan po, hindi po tayo consistent dun sa mga bagay na gusto talaga nating makuha. May mga tao po ba tayong kilala na magaling lang sila sa simula? Pero kumbaga, magaling lang sila na laging magsimula ng trabaho, simulan tong gawin na to, pero wala siyang natatapos. Minsan yun po yung nagiging sakit natin. Marunong naman tayo na mag-pray. Lalo na po ngayon, marami na po sa ating tinuro yung mga pastor po natin. Yung Sunday na nga lang po, sobrang nakaka-bless. Kasi yung tinuro sa atin ni Pastor Boy, yung pitong hakbang, yung pitong daan para matanggap natin yung panalangin po natin. Pero minsan po, yun nga, ang nagiging problema po natin mga Kristiyano is magaling lang tayo sa simula. Pero hindi po natin natatapos. Paano po yun? Minsan nag-start ka, gusto mo mag-faith project. Di ba po? Ako po natatandaan ko nung kabataan pa po ako. Bata pa naman po ako. Pero natatandaan ko nung nag-start po ako na mag-worker. Lagi po kami tinuturuan mag-faith project. Na parang nagkakaroon kami ng, nakakapakinig kami ng mga testimony. Ayun, kaila Pastora Ellie nung nag-start po ako sa Bagong Silang.
meron po kami yung uso po yun, yung magsusulat ka sa papel. Faith project po to, alam ko sa bawat isa sa atin, nakagawa na tayo nito. Ngayon po, minsan ipapaskill mo yun something dun sa kwarto mo, sa notebook mo, o anything saan gusto nyo. Natatandaan ko po, meron po kami yan sa bahay. Yung faith project namin na kakamag-anak, nakasulat po dun. Tapos lagi po namin ililayhans yun. Ikiklaim namin yun lagi. Pero alam niyo po, natatandaan ko, hindi ko nakuha yung sa akin. Nagsisimula pa lang po akong bilang isang Kristiyano nun. Bakit? Kasi walang consistency. Yung hindi ako consistent dun sa talagang gusto ko bang makuha yung pinagpipray ko. Kasi ang sabi po dito, minsan magaling lang tayo sa simula. Pero dapat, tapusin natin. Pag sinimulan mo, tapusin mo. So, ang sabi po dito, fight the good fight. Kaya nga po pinapaalala sa atin ni Pastor Boy. Ibig sabihin ng fight the good fight, kaya good fight kasi panalo ka. Ang kailangan mo lang gawin, tapusin mo hanggang dulo. Dapat kumapit ka, tiisin mo, mag-stay ka, maging consistent ka dun sa sinimulan mo. At ang sabi po dito, tapusin mo yung laban hanggang makamit mo ang tagumpay. So hanggat hindi mo pa nakukuha yung victory, hanggat hindi mo pa nakukuha yung tagumpay, huwag kang titigil. Ibig sabihin, hindi pa tapos. Kasi minsan sa atin, kapag yung nag-start na tayo na may pinag-faith tayo, may pinag-pray tayo, may hiningi tayong bagay, nag-faith project tayo, kagaya nga po nung nangyari kay Pastor Boy, nakakatuwa eh. Kasi biruin nyo po yun, 500 na lang yung kulang. Tapos yung time limit niya, yung due date niya, lumagpas na doon. Na parang iisipin mo na hindi na ata darating. Pero ang ganda ng example na binigay sa atin ni Pastor. Kasi hindi man yun dumating, hindi siya titigil na mag-confess ng positive na, Lord, salamat, alam ko, darating yung kakulangan ng panalangin ko. So alam niyo po, ang Diyos hindi nang bibigo. Maari yung oras mo, dun sa timetable mo, na maaring hindi mo yun nakuha o hindi dumating yun sa time na gusto mo. Pero mas magaling pa rin si Lord. May mas magandang tamang oras ang Diyos. Amen po. So, kailangan mo lang maging consistent. Pag sinimulan mong ipag-pray yan, huwag mong tigilan, ilaban mo sa panalangin hanggat hindi mo nakukuha. Kasi ang ganda po eh, ang sabi sa atin ng pangako ng Diyos, eh, gusto ng Diyos ibigay sa atin yung mga panalangin natin. Ngayon po, bago po ako magpatuloy, may gusto lang po ako sa inyo, mga maiiksing story lang naman po na i-share po sa inyo, na testimony ko, na na-experience ko po nung ako po ay naglilingkod na sa Panginoon. Nung nagsisimula po ako na mag-worker, 17 years old lang po ako. Ngayon po ay 19 na ako. Nag-start po ako parang 17 years old ako. At dito po, unti-unti tinuturuan po kami kung paano po mag-faith, paano mag-pray. Kasi alam niyo po, hindi ko talaga pwedeng makalimutan yung sinabi sa amin sa training na hindi mo habol ang pera kung bakit ka naglilingkod. Kaya kung nakatingin ka sa material, pinansyal, hindi sa'yo bagay ang pag-worker. So, nung ako po ay nag-worker, parang dun nag-start na tinuturuan kang ayusin ng Diyos yung puso mo, yung motibo mo kung ba't ka ba naglilingkod. Ngayon po, naaalala ko, one time, nagtitraining kami, lagi kaming china-challenge. Di ba po, pag china-challenge ka, nandun yung parang gusto mo rin na makapasa ka dun sa challenge na yon. Ano yung isang challenge? Every time po, yan, sina Pastora Jenny and sina Pastora Josie, lagi po silang parang meron silang challenge sa amin. Alam ko, pag Pasko yun eh, or minsan after July, sem break camp, lagi nilang sasabihin na maglista kayo sa maliit na papel. Di ba minsan pinapagawa rin po sa atin ni Pastor Boy yan pag camp? Lista kayo sa maliit na papel, tapos ipag-faith nyo yan. Hingin nyo yan sa Panginoon. Hindi ka manghihingi sa magulang mo, hindi ka mag-faith rinig. Ibig sabihin nyo, nagparinig na, alam mo, sister, nag-faith ako ng iPhone. Yung iPhone 5, yung cover niya color blue. Parang sinasabi mo na lang doon sa katabi mo na yung pinag-faith mo ay yung kapareha sa kanya. Kulang na lang, hingiin mo na lang. Amen po. Hindi ganda. Nasabi sa amin, kailangan sabihin mo sa Diyos. Wala kang ibang pagsasabihin. Sa Diyos mo lang sabihin. At hayaan mo na ipakita sa iyo ng Diyos na kahit nagwo-worker ka, hindi ka nagtatrabaho, full-time ka, nagwo-worker ka, naglilingkod ka, kayang i-provide ng Diyos yung pangangailangan mo. So, nung nag-start po doon,
Ako po, parang nandun yung kaba ko na, what if hindi masagot yung prayer ko? What if, hindi, paano kung hindi dumating sa, kasi ang sabi sa amin dun, alam niyo po yung pressure ba na maglilista ka ng pangalan mo, tapos may date kung kailan mo sinulat yung pinagpe-pray mo, kung gaano, kung magkano, pwede. Kasi hindi mo pwedeng ipag-faith yung may kalooban eh. Bawal ipag-faith yung tao eh. Kailangan yung walang kalooban. So, pera, halimbawa, bagay. Pag ilista mo, amount. Ngayon, maglagay ka doon ng due date kung kailan dapat dumating yung pinagpe-pray mo. So, yung pressure, sa akin personally, nako, paano ba ito? Mababasa ito ng mga pastor. Sabi ko, paano kung hindi sa akin dumating? Kasi, kailangan mong mag-report pag natanggap mo na yung ano mo, yung pinagpe-pray mo. Pero ito po, naging magandang parang simulain yun sa akin. Kasi doon na parang i-build yung faith mo, nag-start ako na talagang makinig kung paano ba gamitin tong faith na to. Alam niyo po, ano yung sabi nga ni Pastor, ipag-faith mo lang yung kaya mo. Huwag mo ipag-faith yung mga bagay na parang, ibig sabihin yung abot lang ng pananampalataya mo. Hindi naman po ako nag-faith ng barko noon or ng eroplano, ganun. Ngayon po, ang pinag-faith ko po noon, 500. Naglista po ako, nag-faith po ako ng 500. Ngayon po, sabi ko, Lord, ang due date ko doon, hindi ko na po eksakto matandaan, pero ganito po ang nangyari nun. Basta ang usapan namin ng Diyos, hindi po matatapos yung training. Kasi meron po kaming mula Monday, ang deployan ay Saturday, hindi po matatapos yung training na to. Na hindi ko po matatanggap yung pinag-faith ko. So sa madaling salita po, araw-araw nagko-confess po ako na, Lord, alam ko sasagutin mo yung prayer ko. So ngayon po, ang sabi nga sa atin ni Pastor Rodel kahapon, minsan bubulungan ka na hindi mo na matatanggap yan, hindi na darating yan, ganun, diba? So yun yung lalabanan mo, kaya nga fight the good fight, natapusin mo. Marami nga sa atin, ako nga minsan dadating yung time na parang hindi na ata dadating, ayoko na, pero maganda po na ilaban natin. Ngayon ano nangyari po? Ay di nag-faith po ako. Dumating pa yung time na kada may taong tatawag sa akin, may kakausap. Lagi kong iniisip na, sa kanya kaya manggagaling yung 500? Sa kaya yung gagamitin ng Diyos? So, minsan ganun po tayo, di ba? Kasi, yung nakikita mo yung kapasidad dun tao na parang, ay, baka ito na yung magbibigay sa akin. Pero, hayaan mong ang Diyos ay kumilos sa paraan niya, hindi dun sa paraan lang ng isip mo. So, anong nangyari po? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, wala pa rin. So, nag-struggle na ako na parang, hala, dadating pa ba to? Pero hindi, sabi ko, Lord, salamat sa 500. Gusto ko na, kasi alam niyo po yung para sa akin na, nung time na yun, pag nagtitraining kami, iba rin yun, hindi ko lang naman na parang, gusto ko rin, gustong-gusto ko mapasaya si Lord, pero iba rin yung sasabihin mo na pag, Pastor, natanggap ko po yung prayer na pinag-faith ko, yung ganito. Kasi tinuturoan ka ng mga pastor, so para sa kanila, masaya din sila na, may nagagawa sa inyo, may natututunan kayo, epektibo yung tinuturo nila. So gusto ko na magkaroon ng testimony na gano'n. Nagkaroon ako ng desire na, Lord, hindi, ilalaban ko. Salamat sa 500. Kung iisipin nyo po para sabihin ng iba na parang maliit lang naman, 500 lang, yun pa lang po talaga yung kaya kong ipag-train nun. Actually, nag-start na ako, 100. Pero ito pong 500 na to, sabi ko, Lord, salamat. Salamat. Hindi naman po ako kailangan, meron ba akong kailangan bilhin? Hindi. Gusto ko lang ipag-faith tong 500 na to. So, ito po, Friday na po, sabi ko na kung matatapos na yung training, deployan na bukas. Wala pa yung pinag-faith ko, pero Lord, salamat kasi alam ko, darating to. Alam niyo po, nung Friday na po ng gabi, overnight po nun, after po ng prayer, may tumawag po sa akin. Tinawag na po ako kung nakarating na po kayo dun sa Maseda. Meron po mga sasakyan dun minsan sa gilid. Tinawag niya po ako dun sa gilid, malapit po dun sa parang, ano po ba to, yung ano, yung ayusan ng mga balat. Dun sa tabi po mismo natin yun, yung Junels yun. Ngayon po, tinawag niya ako dun sa gilid, sabi niya sa akin, ano, may sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Ngayon, ano yun, sabi ko, after po to ng overnight prayer, sabi niya, dalawa lang po kami dun sa gilid ng sasakyan. Si sister, ano po yun, di ko na po babanggitin yung pangalan. Ngayon ang sabi niya po sa akin, kasi alam mo, matagal na, before ako magpunta rito sa Manila, kasi galing po siya ng ibang probinsya, bumibisita lang po siya pagka malapit na mag-deployan, or basta parang weekend na, papasyal po siya dun sa Maseda. Ngayon sabi niya, nung Monday pa lang, sabi niya, nanaginip ako, sabi niya sa akin. Sabi ko, ano pa naginip mo? Napanaginipan kasi kita, sabi niya, may inaabot daw ako sa'yo.
Sabi ko, ano yun? Ngayon sabi niya, sa totoo lang, nagsusorry nga ako kay Lord kasi parang nahihirapan ako na ibigay kasi kailangan ko rin ngayon. Pero ayoko naman na mahadlangan ang pagkilos ng Diyos. Sabi niya, hindi ko alam kung ano yung pinagpipray mo, pero ito yung napanaginipan ko. Sabi niya, napanaginipan ko, sinasabi ng Lord, iabot ko daw to sa'yo. So, dun po sa gilid ng sasakyan, may inabot po siya sa kamay ko. At alam niyo po, syempre hindi ko naman agad yun titingnan. Pero sabi niya sa akin, tingnan mo kasi gusto ko rin malaman kung tama ba yung pinagpipray mo o tama ba yung binigay ko. Alam niyo po, ano, nung pagtingin ko po, parang sobrang mapapaiyak ako kasi nakakita po ko. Ito po yung nakita, baligtad pa po. Sorry. Ayan. Binigyan niya po ko ng 500 pesos. Alam niyo po, niyakap ko siya, nagpasalamat ako, pinuri ko si Lord, at sabi ko, sobrang bait talaga ng Diyos. At sabi ko, salamat kasi hindi ka pumayag na mahadlangan o hindi ka magamit ng Lord. Alam niyo po, ano eh, siya rin umiyak siya. Doon ko nga na-realize eh. Di ba po, pag tayo tumatanggap, masaya tayo, pero iba pa rin yung saya nung nagbibigay. Kasi alam niya na siya yung naging kasagutan para matupad yung panalangin mo. Pero ano pong point dito? Ang sabi po dito, naalala ko po yung sinabi ni Pastor Boy nung Sunday. Ang sabi niya po doon, kung gaano kakainteresado na matanggap yung prayer mo, mas interesado ang Diyos na sagutin yung panalangin mo. Sobrang interesado ang Diyos. Sobrang gusto ng Diyos sagutin yung panalangin po natin. Hindi po madamot ang Diyos. Hindi po siya, kasi nga, kung si Jesus na gawa niyang ibigay, ano pa yung hindi niya kayang ibigay sa atin? Amen po. Mas interesado ang Diyos kaysa sa atin, kaysa sa'yo. Kung gano'ng kaka-interesado na makuha yung prayer mo, mas interesado ang Diyos, ibigay yan. Amen po. So, yung mga process lang kailangan natin sundin. Yung mga bagay na tinuturo sa atin ng ating mga pastor, kailangan natin yun. Yung step by step, hindi pwedeng tumalon ka, hindi pwedeng mag-start ka sa 5. Simulan mo sa number 1. At sunod-sunod yun, kung aayusin natin yung proseso na yun, hindi po tayo mabibigo. Amen po. Kasi ang sabi niya po dito, kung gaano kaka-interesado na matanggap yung prayer mo, mas interesado ang Diyos na sagutin ang panalangin mo. Amen po. So, pangalawa po, pangalawang kwento ko naman po ito, pangalawang illustration. Meron po ulit akong pinag-pray. So, ang pinag-pray ko naman po actually, hindi ko talaga alam kung magkano. Kasi hindi ko rin alam kung magkano. Yung kakalabasan ng bayad. Ano po yun? Meron po akong alaga, si Biba. Kilala niyo naman po si Biba, no? So, nung si Biba po ay inampun ko, galing po siya ng Baler, may edad na po si Biba. Ngayon po, nung pina-check up ko po siya, sabi nga sa akin nung vet, parang around nasa 11 years old na si Biba nung nakuha ko siya. Ngayon po, dahil may edad na si Biba, mga ilang buwan po siya sa akin, siguro kalahating taon, nasa akin na po siya, alaga ko na po siya. Napapansin ko po, tuwing bibit-bitin mo siya, yung parang malapit po sa tiyan, tuwing bibit-bitin mo siya, lagi siyang umiiyak. Palagi siyang parang nasasaktan siya. Tapos doon po sa higaan ko, kasi minsan tatalon po yan. Hindi po siya makatalon. Parang gaganon lang siya, aamba lang. Yung kalahati lang ng katawan niya. Tapos iiyak siya. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Ngayon, alam niyo po, kinabahan ako. Kasi syempre, mahal ko to, alaga ko to. Tinday ko po siyang ipa-check up. Ngayon po, sabi sa amin ng doktor, may mga tao pong tumulong sa akin na mapa-check up si Biba. Syempre, full-time po ako. Wala akong trabaho, pero alam ko ang Diyos ang mag-aalaga sa akin at ang Diyos ang mag-aalaga din sa alaga ko. So may mga tao pong tumulong sa akin, tinulungan po ako na ipa-check up si Biba. Yun nga po, nung nalaman ko dun sa check up po ni Biba, parang meron pong mga laboratory na ginawa sa kanya, nalaman po doon na meron po siyang myoma. Ang tawag po pala, sorry, sa tao po yung myoma, ang tawag po sa kanila sa aso, pyometra po. So, dun po sa matres niya, namamaga po yun. Meron pong bukol doon na namamaga. Kailangan pong tanggalin yun. Nagtanong po ko, Dok, sabi ko, magkano po aabutin? Alam niyo po ang sabi ng doktor, parang dun sa hospital na pinatanong namin sa clinic, nasa less than 20 po ang kailangan. 20,000. Alam niyo po, nung narinig ko yun, sabi ko agad, naku, saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Sabi ko, hindi naman po ako nagtatrabaho. Pero naalala ko, sabi nga sa akin ni Pastor Boy, hindi ka nagtatrabaho, pero may Diyos kang pinaglilingkuran.
Amen po. So, nag-start po ako na sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Ito po yung pinag-faith ko. Hindi ko nga alam talaga kung magkano yung amount. Kasi naghanap po kami ng ibang mga clinic pa na makamura o yung mas mababa ang singil nila. At glory to God kasi nakahanap po kami ng isang clinic dito sa Teresa. At yung doktor po ay payag siya. Yung heart niya, kahit nga sabi niya, kahit 4 gibs pa yan, kahit 5 gibs, payag siya. Basta ang mahalaga sa kanya, hindi usapan mo yung bayaran muna. Ang usapan niya para sa kanya, i-save muna natin yung aso mo, saka natin pag-isettle yung bayad. So ngayon po, nag-start ako na sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam talaga. Ayoko naman na parang humingi sa magulang ko, o pinili mo na maglingkod, pinili mo na mag-worker. Hindi naman po sa ganun. Pero yung parang gusto ko, ang sa Diyos ako umasa. Nag-pray po ako noon, sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, paano kung papagamot si Biba. Nag-start po ako na mag-confess mga anghel ng Diyos, dalhin niyo yung mga pangailangan ni Biba, dalhin niyo yung financial na pangbayad para kay Biba. At the same time, pinagpipray ko, syempre, na mabuhay din si Biba, na masumaba pa yung buhay niya. Kasi po ang sabi sa amin nung vet, during po ng operasyon, pwede po mamatay yung aso. Lalo na yung mas delikado pag may edad na po yung aso. So, isa pa po yun sa pinagpipray ko. Pero alam nyo po, sabi ko nga po, hindi ko alam yung amount. Out of nowhere po, bigla pong may tao na nag-chat sa akin. Hindi ko po siya ganun ka-close. Hindi ko siya talaga nakakausap personally. Chat, hindi. Nag-chat lang siya, sabi niya, tinitingnan ko yung FB wall mo, yung Facebook wall mo, sabi niya sa akin. Hindi ko alam na bibless ako sa iyo. Gusto kitang padala ng pera, sabi niya. Alam niyo po hindi kasi maliit yung binigay. Kaya parang sobrang na-amaze ako. Binigyan niya po ako ng 7,000. Nagulat po ako, sabi ko, naku, maraming salamat po, sabi ko. Ngayon, hindi niya po alam kung ano yung pinagpe-pray ko, hindi niya alam kung ano yung pangangailangan ko. Kami lang ni Pastor Boy halos nakakaalam nun kung ano yung gagawin kay Biba. Pero yung tao na hindi mo masyadong kaklose, hindi naman kayo talaga yung sobrang nagkukwentuhan, nagsasharean sa buhay, bigla siyang out of nowhere na mag-chat-chat. Sabi niya, bibigyan kita ng 7,000. Ano po? Ngayon, sobrang pasalamat ko po kay Lord at sa tao po na ginamit niyo na to. At yung 7,000 na po ba na yun ay sapat na. Nung nagtanong po ako sa doktor, ang sisingilin po pala sa akin, parang nasa 14. So, kalahati pa lang po. Pero alam niyo po, sabi ko kay Lord, Lord, alam ko kung binigay mo na yung kalahati, kasunod na yung kalahati. Kasi wala ang Diyos sinimulan na hindi niya tatapusin. At alam ko na pinakita ng Diyos, totoo yung sinasabi sa atin ni na Pastor Boy, kung ano yung mahalaga sa iyo, mahalaga sa Diyos. Mahalaga sa akin si Biba, di mahalaga din siya sa Diyos. So alam niyo po anong nangyari. Nag-start ang Diyos na bigyan ako. Sabi ko nga na-amaze ako kasi biruin niyo po. Yung may mga word po si Pastor Boy talaga na nagre-rema sa akin itong mga nakaraan linggo. Meron po siyang sinabi doon bago po ituloy yung kwento ko. May sinabi po siya doon na sabi niya po. Sabi niya po rito, iikutin ng Diyos ang buong universe para lang maibigay ang panalangin mo. Iikutin niya, imumove niya ang buong universe para lang maibigay yung panalangin mo. Ganon ka-interesado ang Diyos, ibigay yung prayer mo. Amen po. Kaya nga tayo sinasabihan na fight the good fight. Kasi hindi ka lugi. Kailangan tiisin mo yung pressure. Kailangan tiisin mo yung confession na kahit maraming bulong, kahit maraming distraction sa paligid mo, mas pipiliin mong maniwala. Ang ganda nga po nung Zoom meeting namin kahapon sa mga sinishare sa amin nila Pastor Pau, ni Pastora Mai, ni na Pastora Josie. Ang gaganda ng sinishare nila sa amin na fight the good fight, na kailangan panghawakan mo yung sinabi ng Diyos. Na hindi naman siya nakatingin dun sa mali mo, nakatingin ang Diyos dun sa kung gaano niya kagusto ibigay yung panalangin mo. Kasi alam niyo po, tayo po yung apple of the eye ng Diyos. Yung kasiyahan natin, kasiyahan ng Diyos. Amen po. Ngayon po, alam nyo, di ano nangyari. At ito na po, nung nagsimula ang Diyos na mag-provide para dun sa panggamot ni Biba, sa pang-opera po niya, may sumunod na po, na sumagot po nung kakulangan na yun.
Kaya po ang nangyari, 4 years na po ang lumipas, si Biba po ay buhay pa rin. At salamat sa Panginoon, salamat sa mga taong tumulong dahil naging successful po yung operation po ni Biba. Bakit po? Kasi mahalaga po siya sa akin at sabi po rito kung ano ang mahalaga sa iyo, mahalaga sa Panginoon. Kaya ngayon po, ito na po ngayon si Biba. Ay, joke lang po. Tulog po si Biba eh. So, malakas po si Biba. Glory to God. Amen po. May gusto po akong basahin po sa inyo. Dito po sa Matthew, ituloy ko lang po, chapter 7, sa verse 9. Sabi niya po rito, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Alam niyo po ano yung nakaka-bless, nakakatuwa ang Diyos. Sabi niya po rito, kung tayong mga tao na makasalanan, marunong tayong magbigay ng mabuti para sa mahal natin, sa anak natin. Ang sabi po ng Panginoon, hindi pa kaya ang Diyos. Hindi kaya higit ang Diyos na alam niya yung makakabuti sa iyo. Na alam niya yung ikakasiya mo. Kaya nga ang sabi dito, hindi mo pa binabanggit sa Panginoon. Alam na ng Diyos yung panalangin ng puso mo. So, ang kailangan lang natin gawin, maging consistent tayo. Hawakan mo yung salita ng Diyos. Alam niyo po, ang ganda po na nakalagay dito. Sabi niya, basahin niyo po, yuyuko po ako. Sabi niya, God will do exactly what He promised. Kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya. Hindi po siya parang tao. Hindi po natin siya katulad. Na maaaring tayo minsan nangako, hindi natin natupad. Nagsalita tayo, may sinabi tayo, hindi natin natupad. Hindi po pwede natin ikumpara ang Diyos doon dahil hindi ganun ang Diyos. Dahil pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Amen po. So, close ko na po dito. Last na po talaga to. Last na illustration na po. Meron po ako gusto ikwento sa inyo. Ito po yung kwento ng isang babaeng Kristiyano. Matagal na po siyang Kristiyano, itong babae na to. Ngayon po, nagkaroon po siya ng matinding sakit. Malubhang sakit po. At alam niyo po, itong sakit po ng babae na to ay sobrang lubha. Minsan napatanong siya sa Panginoon na, Lord, bakit kailangan ako pa yung magkasakit? Bakit hindi na lang yung ibang tao na masasama? Minsan nakapagsalita siya ng ganun, na naiisip niya na, Lord, bakit ako pa? Alam niyo po, kinausap siya ng Diyos. Sabi sa kanya ng Diyos, kukunin na kita. Ngayon, nagulat po siya. Sabi sa kanya ng Diyos, kukunin na kita. At alam niyo po, itong babae na to habang nagpe-pray, naisip niya, na kung kukunin na siya ng Diyos, hindi dapat matapos ang buhay niya sa ganun lang. Kinabukasan po, pumunta siya dun sa pastor niya. At ang sabi niya sa pastor niya, Pastor, kinausap po ako ng Panginoon kagabi. At ang sabi ng Panginoon sa akin, kukunin niya na po ako. Ngayon, Pastor, meron lang po sana akong kahilingan. Sabi po ni sister ng babae na to. Sabi ng pastor, ano yun? Sana po sa burol ko, gusto ko po ganito po ang kulay ng kortina, kulay po ng kabaong ko, yung damit ko po. Sabi po ng pastor, sige, sister, tutuparin ko yung mga kahilingan mo na yan. Nung paalis na po to si sister, bigla po niyang naalala. Sabi niya, pastor, may nakalimutan po pala. May isa pa po akong kahilingan. Sabi ng pastor, sige, ano yun? Sabi po ni sister, pagbigyan niyo po sana ako, pastor, habang nakaburol po ako, dun po sa loob ng kabaong ko, hayaan niyo po na hawakan ko po yung tinidor. Nag-isip po yung pastor. Ang sabi niya, bakit kailangan mo humawak ng tinidor? Ngayon po, kinuwento po nung babae na to kung ano yung dahilan niya. Ang sabi po nung babae, kasi po pastor, nung bata pa po ako, ang bilin po sa akin ng lola ko, wag na wag kong bibitawan yung tinidor. Ang sabi po nung babae, ulitin ko po, ang sabi niya kay pastor, ang bilin po sa akin ng lola ko, pagkatapos ko pong kumain, wag na wag kong bibitawan yung tinidor. Alam niyo po yung pastor, napaiyak po siya. At ilang araw po ang lumipas, namatay na po yung babae. Ngayon po, dun po sa burol ng babae, tinupad po nung pastor lahat ng hiniling po niya. Tinupad po niya lahat
ng kagustuhan. Kung anong kulay ng kortina, kulay ng kabaong, anong damit niya. At the same time, nilagay niya po sa kamay, dun sa loob ng kabaong. Hawak-hawak po ng babae na to ni sister, yung tinidor. At habang po dun sa lamay niya, bumibisita po yung mga kapatiran. Lahat po ng sumisilip, napapaisip at nagtatanungan, bakit siya may hawak na tinidor sa loob ng kabaong? At tuwing aalis po sila dun sa kabaong yung kasister nila, nagbubulungan sila. May bakit si sister may hawak siyang tinidor? Alam niyo po si pastor, hindi niya na po napigil. Pumunta po siya sa harapan, kinuha niya po yung mic at nagturo po siya, nagsalita siya. Ang sabi po ni pastor, magandang gabi mga kapatid. Alam ko maaaring nagkaroon kayo ng katanungan, ng kaisipan. Tuwing sisilipin niyo ang ating kapatid na nasa nakahimlay diyan sa kabaong na 'yan, nagkakaroon kayo ng tanong kung bakit siya may hawak na tinidor. Ngayon po, sabi niya, sasabihin ko na rin sa inyo at gusto kong maranasan niyo rin yung naranasan ko nung nakausap ko siya bago siya namatay. Ngayon, ang sabi po ng pastor, ang sabi po ng ating sister na ito na kinuha na ng Panginoon, nung siya po ay bata pa, ang bili ng lola niya sa kanya, pagkatapos mong kumain, wag na wag mong bibitawan yan, tinidor mo ha. Ngayon, sabi daw po niya nung bata siya, bakit lola? Kasi sabi ng lola niya, diba kapag katapos kumain, mas masarap yung susunod na iyahain. Pagkatapos mo mananghalian, wag mong bitawan yan, tinidor mo, hawakan mo lang. Kasi ang sabi ng lola niya, mas masarap yung susunod na pagkain na iyahain sa'yo. Yung dessert, mas matamis, mas magugustuhan mo. Kaya po, sabi niya, ang nirequest niya dito sa pastor niya, gusto ko po, hanggang sa huling buhay ko, hawak-hawak ko po yung tinidor na yun. Bakit po? Kasi sabi po ni pastor na to, yung kapatiran po natin na yung mauna, naniniwala siya sa lupa ay hindi lang natapos dito sa lupa. Dahil naniniwala siya, may masarap na buhay hinanda ang Diyos sa kanya, sa kalangitan. Kaya sabi niya, hindi ko bibitawan to kasi alam ko na may mas matamis, mas masarap na buhay na inihanda ang Diyos sa akin kesa dito sa lupa. So panghahawakan ko, pipiliin ko na panghawakan tong pinangako ng Panginoon. May last verse po akong babasahin sa inyo. Dito po sa awit, sa 89 verse 34, shinare po sa amin to kahapon ni Pastor Pao, doon po sa Zoom namin. Bless na bless po ako. Sabi niya po dito, I will not break my covenant or go back on what I promise. Ulitin ko po, sabi niya dito, I will not break my covenant or go back on what I promise. Kung ano yung pinangako ng Diyos, hindi niya babawiin. At ang pangako po sa atin ng Panginoon, kung paano tayo nagdi-desire na matanggap yung mga panalangin natin, alam niyo po, gustong-gustong ibigay ng Diyos yan. At hindi lang yun, kasi ang sabi nga po rito, yung future natin iniisip na ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya, diba, nung umakyat sa Jesus, paghahanda ko na kayo ng magiging bahay niyo dito. So, iniisip niya in the future, nakaredy na yung magandang buhay. At sa langit, sabi nga, yung desert, wala pong dessert na mapait, walang dessert na maalat, puro matamis. Dahil sa kalangitan, wala ka nang mararamdaman na sakit, wala ka nang mararamdaman na pait, kundi matatamis at masasayang alaala na lang, masasayang buhay ang naroon. Amen po. So ito po yung buhay na nais sa atin ng Panginoon. Isang buhay na ganap at kasiyasiya ang pinangako niya. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos, mapapatunayan mo, totoo to. Amen po. So yun lang po yung gusto kong ma-share sa inyo. Sige po, mag-pray po tayo. Panginoon, patuloy po kami na nagpapasalamat sa oras na to. Salamat Lord sa mga salita mo na inilagay sa puso namin. Hayaan mo Panginoon na magbunga ito. At itong mga salita na to, Panginoon, mas lalo pang humigpit yung pagkakahawak namin sa pangako mo. Kagaya nga ng salita mo Lord, walang salita mo na babalik sa iyo na walang nangyari, kundi ito ay magaganap, Panginoon. At hindi mo, Panginoon, i-break ang salita mo, ang pinangako mo sa amin. Sapagkat, Lord, pangangatawalan mo kung ano yung sinabi mo.
At nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Diyos na mapagkakatiwalaan, Diyos na maaasahan, at handang ibigay ang buhay para sa amin. Salamat, Ama, sa buhay na inilaan mo para sa amin. Pinagpapala po namin ang bawat isa at pinupuri namin ang pangalan mo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless po sa atin at ingat po tayo lagi.